Team nga ng Warriors mga idol, mukhang nakita at nahanap na ang kanilang lineup na dapat gamitin para nga sa Game 2 against sa Boston Celtics bukas. Ayon kasi sa advanced stats ng NBA mga idol, ang kanilang starting lineup, itong Warriors starting lineup na sila Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green and Kevon Looney ay meron niyang net rating na positive 37.5 in 16 minutes na kanilang paglalaro sa Game 1. Ibig sabihin nga nito mga idol, kapag magkakasama itong limang player na ito ay magaganda lang ang kanilang ginagawa para sa team ng Warriors. At nakita naman natin yan mga idol diba sa first quarter kung saan napakaganda ng kanilang opensa sa punguna ngayon ni Stephen Curry. Kaya naman dapat mga idol, itong si Coach Steve Kerr ay paglaruin pa ng mas matagal itong kanilang starting lineup, itong limang ito. Hindi lamang 16 minutes mga idol, dahil kapag magkakasama sila ay maganda ang kanilang nadudulot sa kanilang team. Mas maganda nga nilalaro ng team ng Warriors mga idol kapag limang ito ang magkakasama sa court. At ang naging patunay nga niyan mga idol ay itong kanilang positive rating ayon sa NBA Advanced Stats na 37.5. Kaya naman siguro mga idol, maasahan natin na itong si Coach Steve Kerr ay gagamitin ng mas mahabang panahon. Mas marami ang playing time na itong limang player na ito na sila Curry, Klay, Wiggins, Green at pati na rin si Kevon Looney. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-uusapan natin ang napakagandang balita ay Jalen Bronson. Ngayon kasi mga idol, ngayong lagdag na sila at parating ng off-season, sabi ng isang ESPN reporter na expected nga daw itong si Bronson na bigyan ng 4-year $85 million na kontrata kahit sinong NBA team pa yan mga idol. Yan ang kanyang expected na salary para nga sa kanyang next contract. At ang napakaganda pa nga dyan mga idol, yan ay minimum pa lamang. Pwede pa nga yan umangat mga idol ng halos 100 million. Ibig sabihin maaring kumita itong si Jalen Bronson ng 20 plus million kada taon na sobrang laki nga mga idol kumpara sa kanyang naging salary netong nakaraang season niya sa Dallas Mavericks na $1.8 million lamang. Kaya naman napakagandang balita nito kay Bronson mga idol, yung kanyang paghihirap, pag-eensayo ay finally magpe-pay off na nga ng malaking kontrata. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita na patungkol sa target netong Miami Heat na mga big men. Mukhang gusto nilang mag-improve sa kanilang center position at balak nilang kuwanin mga idol ang mga sentro netong Lakers pati na rin ang Golden State Warriors. Ayon nga sa Bleacher Report mga idol, ang Miami Heat nga daw ay tatargetin itong si Dwight Howard, Montrezl Harrell, Kevon Looney at pati na rin si Thomas Bryant. Gusto nga nilang tulungan mga idol itong si Bam Adebayo sa center position. Parang hindi pa nga sapat si Dwayne Dedmon. Hindi pa nga sila satisfied sa anyang naging trabaho para sa anila. At ito mga idol, next season, looking to improve ang Miami Heat sa anilang posisyon sa sentro. Pero mga idol, meron nga silang kaunting problema. Dahil ang Lakers, pati na rin si Dwight Howard, ay mutual ang interest sa isa't isa. Gusto rin bumalik ni Howard mga idol sa Lakers. Kevon Looney naman mga idol, sa tingin ko, hindi yan papakawalan ng team ng Golden State Warriors. Dahil sa malaking tulong niya nga mga idol, pati na rin maganda ang chemistry niya dito sa Splash Brothers, pati na rin kay Draymond. Kaya nga mga idol, mukhang mababawasan ang potential targets na itong team ng Miami Heat. Pero anyways mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!